Unti-unti nang dinarayo ng mga tag-ibang bayan ang view deck sa Cuenca, Batangas kung saan tanaw ang Bulkang Taal. Samantala, bumaba ang sulfur dioxide emission at bilang ng volcanic tremor sa Bulkan sa nakalipas na magdamag ayon sa FIVOX. Narito ang report ni Paul Hernandez. Hindi nabigo ang magkaibigang Andre at JR sa pagdayo sa Barangay Don Juan, Cuenca, Batangas para masilayan ang ganda ng Bulkang Taal. Galing silang San Jose, Batangas at nalaman daw nila ang lugar sa internet. Mula sa itaas, tanaw na tanaw ang malabong kulay ng taal. Maganda po siya. Gawa na po, maganda po ang panahon at hindi po nataunan na pagpunta po namin, wala pong bagyo. Solid po yung pagpunta dito, hindi nakakadismaya. Madalas po silang dayuhin po ng mga turista. Walang makapal na ulap sa ibabaw ng bulkan. Maaliwalas ang paligid kaya kita ang hubog nito sa malayuan. Sa 24-hour surveillance, bumaba sa 45 volcanic tremors o mahihinang pagyanig ang recorded vibration sa ilalim nito. At ang sulfur dioxide na pinakawalan, umabot lang sa mahigit 8,000 tons. May mahina yung pagsingaw na may taas na 600 metro na napapadpad sa Timog Kanluran. Hindi basta-basta mapepredik ang aktibidad ng bulkan at kung mapapanatili ba nito ang mahihinang pagyanig. Nag-fluctuate yung readings dyan sa Taal. Minsan mataas. I thought yung October 12, yun yung mataas kasi umabot ng close to 10,000. So, nag 11,000 pa pala. So sana hindi sustained yung pataas. Samantala, hindi rin daw nangangahulugan ang pagiging kalmado ng lawa ay pinapayagan na ang water activities malapit sa bulkan. Bawal pa rin ang pagpunta sa Taal Volcano Island na itinuturing na permanent danger zone. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.